Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, mga kaibigan, talagang tawa ko ho dito. Sapagkat desperado na, hindi na alam kung anong mga pinagsasasabihin nito itong dating Presidente Digong. Sapagkat hindi ko alam kung matutuwa ho kayo, matatawa, magugulat, magagalit dito sa bago niya na pakulo. Mga kaibigan, mantakin mo, pinangunahan ang ating mahal na Panginoon Diyos. Ibig sabihin ay mas malawak ang kaalaman niya sa ating mahal na Panginoon Diyos. Aba talaga. Ay only in the Philippines lamang po ito. Hindi na rin ito bago. Sapagkat nung mga nakaraang siya ho ay nanunungkulan, ay minura niya ang Santo Papa, ang ating mahal na Panginoon Diyos. Tapos ngayon naman ho, ay ito ang matinding banat niya. Pinangungunahan niya ang ating mahal na Panginoon. Kakaibang tao ito. Nasaan ang budhi nito? Nasaan ang tamang pag-iisip nitong dating presidente? Digong. Alam nyo, anong gandang tingnan sa ating Republika ng Pilipinas. Ang isang naging presidente, kung iniidolo ho ng taong bayan. Yan ang sa akin mo, gusto kong mangyari yun eh. Pag naging presidente ka ng Republika ng Pilipinas, ay maging huwarang ka, iidolohin ka sa iyong magandang gawain. But kakaiba ho ito eh. Sinusuka ng taong bayan itong dating Presidente Digong na ito. Dahil sa kanyang mga galawan, maging sa kapwa tao, taong bayan, ay talagang inaapakan niya. Gamit ang kanyang kapangyarihan. At ngayon naman ho, inaapakan din niya ang mahal na Panginoon Diyos. Diyos mio, mahabagin. Ano ang nakain ito? Hindi naman pwedeng nalipasan ang gutom ito, mga mahal kong taga-subaybay. Baka alam kung hindi kayo maniniwala sa mga sinasabi nito. Maniniwala po ba kayo? Bata, para naman sa lubos yung pangunawa heto, at ibibigay ko po sa inyo ang resibo. Ito nga isang artikulo na bibigyan po natin ng counting komentaryo pagkatapos nyo pong mapanood. Nandiyan ho, ipa-plus ko sa screen. Matindi ho ito. Mas malawak pa ang kalaman ng dating Presidente Digong kaysa mahal nating Panginoon Diyos. Naku po, eto na. Ito ang tunay na bangag. Di po ba, mga kaibigan? Ito ba ay gawain na normal ng isang tao na naging presidente? Imbis na tumulong, instead na tumulong sa Republika ng Pilipinas, sa taong bayan, at yung mga nalalaman niya na magagandang gawain nung naging presidente niya siya, ay itulong niya. Sa ating Republika ng Pilipinas, ay hindi ho eh. Nanggugulo ito eh. Kasama itong kanyang anak, siyempre, sa panggugulo. Dahil hindi ho nila nakamtan, nabigo, itong tinatawag na pag-agaw sa Malacanang upang ipisto ng illegal itong si Vice Presidente sa Radyo 30 gamit ang pulborong video. Naku po, napiki. Ito lamang napiki. Ngayon no, mainit na usapin, desperado na, umiikot na, wala nang paglagyan, wala nang maisip na iba, mga kaibigan, dahil dito sa nalalapit na paglabas na warrant of arrest galing ho sa ICC ay kung ano-ano na ang nalabas ho sa kanyang bunganga. Eto, mula ho sa Pilipinas Today, nandyan ho, naka-plus sa screen, at babasahin ko po
Inaanyayahan ko po kayo panoorin, pakinggan at nang lubos nyo pong maunawaan. Heto, pinangunahan mo na naman si Lord. Ay malinaw ho diyan. O, pinangunahan mo na naman si Lord. O, di po ba? Ating suriin po itong nilalaman ito. Sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi niya masisisi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kung mas gusto nito ang isang bloodless na diskarte sa pagsugpo sa problema ng illegal na droga. Ayun, ay talaga akala mo kung magsalita. Di ba? So, hindi raw niya masisisi ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung gusto nito ang isang bloodless na diskarte sa pagsugpo sa problema ng illegal na droga. Kasi ang gusto nitong dating Presidente Digong ay katulad nung ginagawa niya. Nagtatanim ng mga ebidensya, nagtatanim ng anuman dapat itanim na illegal upang nang siya ganun no, magmukhang legit ang kanilang ginagawa. Para lang kahit paslangin kitilin ang buhay nitong mga tinaniman ay papalabasin ho na ikaw nga ho'y naglaban. Kaya doon po pumapasok yung ikaw nga po'y bloodless pagdanak ng anuman doko. Mga kaibigan, batang gusto ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung nagkasala, dumano sa rule of law. Mga kaibigan, kahit ano pang mangyari, wala ho sa ating rule of law na kailangan dumanak ang anuman dugo kapag pinatupad mo ang drug war. Sumunod tayo. Di po ba? Sumunod kung ano ang mayroong batas. Hindi pwedeng sumunod katulad ng ginagawa ni Duterte na sariling guro-guro, not according the rule of law. According sa kanyang kumpas, taniman mo, paslangin mo, may 10,000 ako bawat mamamatay yung na tao na biktima na palalabasin ng Dragon War. Ituloy po natin. Asan? Digong, di ma-solve ng Diyos ang illegal na drugs. Kaya ito sinasabi ko dito sa ikang artikulong na ito na pinangunahan na naman ng ating ng kasalan dating Pangulong Duterte ang Panginoon. Dahil maliwanag ho nandiyan sa artikulo na ito, digong di ma-solve ng Diyos ang illegal drugs. Yun po ang sabi niya dito sa artikulo na ito. I do not blame Mr. Marcos. He is believer sa Diyos. Ako naniniwala ako sa Diyos. Pero ang sinasabi ko sa Diyos, hindi mo masosolve ito. I will do it my own way ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abay matindi mga kaibigan ang mga balat niya. Sabi nga, ulitin ko, ako naniniwala ako sa Diyos. Pero ang sinasabi ko sa Diyos, hindi mo masusulp ito. I will do it my own way ayon kay dating Pangulong Duterte. Mantakin mo, kinakausap ang Panginoon Diyos. Ang sabi niya, Panginoon Diyos, ikaw Diyos, hindi mo masusolve ito. Kaya gagawin ko ang lahat sa pamamagitan ng aking kamay na bakal na ikaw nga ho'y tataniman ko ng anumang illegal at papalabasin ko na nanlaban. Ay, nanlumalabas eh. Di po ba mga kaibigan? Talagang matindi ito. Matindi ang kalukuhan lumalabas na. Ito pa, I will take a personal, sabihin ko talaga doon sa police, PI, ayoko nang banggitin, masamang word yun, PI. Ano nyo, you solve that problem, I will solve the problem you, and I will deal with you after him solve the problem. Meaning to say, kung inutil ka lang naman diyan, PI, nagmura na naman ha,
kasayang ng bayad, kalaki ng sweldo nyo, dagdag pa ni Duterte. Anong gusto niyang ipunto dito? Medyo magulo yung sinasabi niya doon. Parang kahit ako, hindi ko maano eh. Hindi ko makuha. Ha? Bangag ata ito eh. Diba? So, ang gusto ko pong linawin doon kasi yung ibang sinasabi niya dito. Kahit pa ulit-ulitin kong basahin, nakukuha ko ho. But mahirap maintindihan kung ano ang eksaktong meaning. Para bang yung nanguhula ka, na walang pahula. Diyos me yung mabagin. So mga kaibigan, ang gusto niyang ipunto dito ay kinakausap niya ang Diyos. At sabi nga niya, ay hindi mo masusolve ang problema sa droga ayon sa kanyang pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Abay, talagang matindi ito, pinapangunahan ang mahal na Panginoon Diyos. O di po ba? Kaya mga kaibigan, huwag na po tayong magtaka. Itong mismo na ika nga po ay mahal nating Panginoon Diyos na siyang nagligtas po sa atin, kung saan po tayo naroon ngayon, ay utang po natin lahat ang buhay sa Kanya. Subalit kakaiba, ito pong si Duterte. Mas malaki pa ang kaalaman niya dito sa ating mahal na Panginoon Diyos kung magbabatay ho tayo dito sa Kanyang mga binitawan na mga pananalita according dito sa artikulo na nilagay ko po dyan, pinakita sa screen. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Pasensya na po, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag sa artikulong ito dahil hindi ko lubos maunawaan kahit ilang bisis kong pinag-aralan. Mga kaibigan, ang maliwanag ko dito, parang bangag to eh. Itong si Duterte, parang ito tunay na bangag eh. Hindi alam ako anong pinagsasabi. Ha? Diyos mio mabagin. Desperado na mga kaibigan. Lahat na lang paraan, taktika, ginagawa. Dahil alam niyo, katulad ng sinasabi ko, kabado na. Hindi na alam kung ano at saan sila susuot, kung ano ang gagawin. Kahit kung ano-ano na lang po ang pinagsasabi. Dahil hindi na ho ito makatulog. Ang laging nasa isip niya ho ay ang pag-aresto sa kanya ng ICC. Kaya kung ano-ano na lang ho ang nalabas sa bunganga, nananaginip ng gising, mga kaibigan. Alright, alam ko nakuha niyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Diyan ho sa comment section. Naniniwala po ba kayo? Paki-comment lang ho. Naniniwala po ba kayo na tama ang sinasabi na dating Presidente Digong na mas malawak ang kanyang kaalaman sa ating mahal na Panginoon Diyos dahil nagbabatay po tayo sa kanyang mga galawan at mga sinabi? Kinakausap niya ang mahal na Panginoon Diyos. I-comment lang ho. Isang like lang ho sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.